Veggie, good morning po sa ating lahat. This time, nandito po ang inyong Veggie Man sa Davao City. And ang i-feature po natin ngayong umaga, ano? Ay hindi po ito typical na taniman dahil nandito po tayo sa isang subdivision dito sa Davao. So yung atin pong guest ngayon, ano? Ay isang retired teacher. So kausapin po natin siya. Nang, maayong buntag. Ay, maayong buntag po. Ay, morning po. Anang, pwede po ba kayong magpakilala? Ah, oo. Opo. Ako po ay si Herminia Posadas. Herminia Posadas. Ang nickname opo ko ay si Diding. Diding. Tawagin ko na lang po kayong Nang Diding. Oo. So, nabalitaan ko na kayo'y retired teacher. Opo. Four years ago. 4 years ago. Okay. And salamat naman po, pinawalakan nyo po yung aming imbitasyon sa inyo na ma-feature po kayo dito sa pagtatanim. Maliit na garden. Maliit na garden, pero meron po mga bunga, no? So napapakinabangan nyo po ba ito? Ay, siyempre. Ah. Kaya sa bahay, sa konsumo sa bahay. Ah, okay. Pero kung merong sobra, siyempre, kung merong magbili, pabili ko. Ah, okay. Oh, Nang Diding. Ang unang question po natin is, gaano po ba kaluwang itong tinataniman ninyo dito? Mga ano lang ito po, mga 50 square meter. 50 square meter, ito pong sa inyo na ito, na lugar na ito. Ito po. Ipagamit sa akin sa vacant lot ito sa subdivision, phase 1, vacant. Vacant lot subdivision. So, ibig sabihin, inalaw kayo, parang may rights kayo na taniman ito, pinagamit. Nag-ask permission kami na gamitin muna namin kaya wala pa mang gamit. Pero yung bahay niyo po, saan po kayo nakatira? Yan, dito lang, malapit. Ah, malapit lang. Sa gilid lang po. Gilid. Ah, doon sa gawi doon? Oo. Ah, okay. Gilid lang. Sige. Ilang taon na po kayong nagtatanim dito? Nagtatanim kami, nag-transfer kami, 1995. So, since 1995, pag-transfer, advocacy ko kasi yung magtanim-tanim ng gulay. Opo. Ano po bang tinuturo ninyo nung teacher kayo? Humikanamics. Ay, okay. So, pati pagtatanim, ngayon meron na rin siguro meron doon. Meron na. Kasama naman yung agriculture sa humikanamics. Ah, okay. Tawag lang sa akin is organic practitioner daw. Organic practitioner. Kasi nagademo-demo naman ako sa ibang barangay. Ah, okay. Demo-demo. Okay. So, pamaya, pag-usapan natin paano ginagawa ninyo sa tanim, ano? Sige. So, pakita lang po natin. Ito po yung tanim ni Nang Diding. Ito po ay talong, ano? Talong po ito? Talong. Ano po bang ano to? Klaseng talong? Talong na iba-ibang variety, ate. Iba-iba. Okay. So, ito yung talong dito. Ayan, actually, yung marang banate type pang sikat banate dito. King. Banate po ito, ha? Banate King? Banate King. Kasi yan po yung sikat dito sa Mindanao, eh. Particularly dito sa Davao, eh. May mga bunga naman siya, yun. Ayan bago po yan. Bago pa lang man nagbunga. Ayan. Bago pa lang nagbunga. So, yung plastic, kailangan po ba talaga may naka-plastic? Opo, kailangan kay ano man sa lupa para lupa. Hindi hulog yung lupa. Yung lupa, erosion, hindi mag-erode. Erosion, hindi mag-ano yung erosion ng lupa. At saka ano pa po? Ma-fix talaga yung ano. Kalim po. Yung kung maglagay ka ng fertilizer, hindi mahulog kung mag-ulan. Ah, okay. Kasi kagabi nag-ulan man. Ah, okay. So para, ano, yung fertilizer. Erosion, Erosion, fertilizer. Saka, ano pa po? Yung mga damo-damo. Damo, walang para damo. Para manes talaga. Ah, okay. Kunti-kunti lang ang damo makuha. Oo nga po, ano, ayan, malinis po talaga. Malinis, ano? Pagdala. Sige, sa mga viewers po natin, ano, kung titingnan po ninyo, yung talong niya malinis. Malinis. Wala pong ganong insekto ito, Walang ganong tama, Ayan po, makikita po natin, Malinis. Hindi ganong karamihan ng bunga, pero malinis siya, no? Okay, sa mga viewers po natin, no? Makita nyo, meron din siya mga dahon-dahon doon. Tsaka meron ito, yung kangkong. Mukhang upland kangkong to. Kangkong China siguro ito. Tapos meron din siya ditong ito, atsal, Atsal. So, ayan. Atsal. Yun. Sa mga ilang puno lang, mga sari-saring tanim. Kasi backyard farming nga lang daw. Ng bunga kahapon. Ah, ito po. The other day. Ah, na-harvest na po ito. O ito, nakuhaan na ito ng mga hilaw kay para paksiw. Paksiw? Yun sa kabila, nakuhaan na din o bunga. Ayun, yung mga siling, anong tawag sa inyo yun?
Silintisay. 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 Ako lang ang nag, nagtawag. Silintisay. Silintisay. Opo, opo. Yan. May mga bunga naman. Ang Diding, ano po ba yung anong yan? Yung sinasabi niyong EPJ? Yan po ba yung EPJ? EPJ po ito, ito. Baka meron din kayo. ERAP dyan, mga ganun. O Ramon Revilla. Ah, EPJ po yan. Okay. Fermented plant juice. Okay. Yung mga dahon na... Dahon ng... Mga gulay, gitad-tad na maliit, gichap. Mm. And then kasama yung molasses. Molasses? After 7 days, pwede na magamit. Magamit. Ano na akong gagawin? Paano akong ginagamit? Dalawang kutsara, 1 liter of ano? Dalawang kutsara? Water. 1 liter of water. Dalawang kutsara, 1 liter of water. Oo. Tapos, i-didiligo ba? Oo. I-spray? I-didilig lang. Pwede din i-spray. Pwede rin i-spray. Oo. Saan ba yung tsura? May suka ako ah. Mabango. Okay, baka pwede yung kulong yan. Ayan. Ayan yung itsura. Napakita lang ko natin. Ayan, ayan. Anong klase ng fruits pala yun? Ito. Ay, plants. Mga gulay, no? Fermented. Sa mga dahon ng alugbati. Dahon ng talbos kamuti. Mm-hmm. Lahat. Dahon ng saluyot. Saluyot. Basta lahat ng mga dahon ng kangkong. Dahon ng kangkong. Tapos molasses. Oh, molasses. Saan kayo kumuha ng molasses na yan? Nabibili ba yan? Nabibili. Doon saan sa bangkiruhan. Bangkiruhan. Dito ba? Magkano ho? Sa Mingo store. Magkano ho? Tag 35 pesos ang kilo. Kilo? Liquid ho ba yun? Liquid. Tapos o litro. Parang ganun. 35 pesos. Okay. I-mix lang. One is to one. 1 kilo ang yung chop na plant, dahon. Plants, tsaka 1 kilo din ang yung molasses. Molasses. Pero kung gusto mo marami, 5 kilos, basta 1:1. 1:1 molasses, tsaka yung... Opo, 1:1 ang measurement. Measurement na chinap-chap na mga dahon-dahon. Pag malaki na siya, ito ng FFJ. Ano ibig sabihin? Pag start na ng flowering. Yung application? Ang application, hindi na itong fermented plant juice. Ito na, pag-start na ng flower at saka magbunga, ito na ang... Okay, sige. Una ko muna ay EPJ. Fermented plant juice. Yung mga dahon-dahon na chinap, tapos na iminig sa molasses. One is to one. After 7 days, pwede mo na magamit. After 7 days na fermentation. Mm-hmm. Okay, after ho nun, EPJ... Ito na, mag-start na siya ng flower. Flowering. Pwede na, once a week, lagyan ito. Ayun ho bang once a week din ho ba yun? Once a week din ito. Once a week din yan. Okay, so ito, flowering, punta tayo sa... FFJ magiging FFJ. Okay, ano huwag sabihin nun? Fermented fruit juice. Fruit juice. Yung plant naging fruit na. Ano mga fruits yung pwede? Mga prutas na saging. Number saging. One, saging. Yung... Bulok ko ba? O... Hindi masyado. Yung pwede masyado pang kainin? O... Pwede din overripe para maka-less ka. Less ka yung mga bulok na. Saging, ano pa? Saging, number one, kasi rich in potassium. Anong klase yung saging? Sabal, latundan? Miski, anong klaseng saging? Basta saging. Basta saging. Yung hinog na, malapit ng madunot. Oo. Pwede rin yung hindi madunot, pero mas mahal. Mas mahal. Okay, so saging, ano pa? Papaya. Papaya. Basta, hindi lang siya acidic, yung kagaya ng mga fruits na... Mga pomelo, mga orange, mga maasim ba? Okay. Wag lang yun kay acidic kasi yun sa plants. Sige po. Basta hindi dapat acidic. So sabi nyo, saging, ampalaya, papaya, ano pa? Papaya. Basta mga plants na mumurahin lang muna natin. Muna. Kasi durian. Yung pwede din durian. Okay. Tatarin din ito na maliliit. Tatarin din, opo. Tapos, and then, halo sa? Ihalo sa... Molasses. Molasses again. Ganun din ang measurement. 1:1. Okay. Kung 1 kilo din lang. Okay. Ganun naman yung karami. Ganun karami sa 1 liter. Ganun din. Pariho sila. 2 tablespoon in 1 liter. Of water. Of water. Okay. Ano ba dapat? Mas mineral? Maganda yung, mas maganda yung water na, kung meron kang water na sa puso. Dipwil. Puso. Okay. Diritso. Pero kung sa... Gripo. Sa water district, sa gripo, kinaumogahan para mawala yung chlorine. Okay. So, parang... Para maano na naman natin na yan siya talaga ang organic. Okay. So, kinabukasan. Okay. Kinabukasan. Sige. So, EPJ... Rainwater. Rainwater. Mm-hmm. Okay. EPJ, fermented FJ. Fermented plant juice. Just fermented fruit juice.
fruit juice. Wala na ho kayo ibang ginagamit? Meron pa. Ano ho? Ito. Ano ho yan? FAA. Fermented. Fermented. Hindi, fermented ito. Fish amino acid. FAA. Anong klase yung isda yan? Galunggong? Pwede galunggong. Tuna? Pwede, panga? yung isda na ano, pwede yung sa tinae ng bangus, pwede din. Tinae is yung mga intestine. Or pwede yung mga tamban na isda. Tamban. Kasi ano, mura lang. Ay, yung murahin lang. Rich in calcium. Okay. Yung mga balyena, pating, pwede ko ba dyan? Pwede siguro. Piso, mahal masyado. Mahal masyado. So, fermented fish. Fermented amino acid. Fish. Hindi fermented. Fish. Fish amino acid. Okay. FAA. FAA. Kalahe, marami akong matutuan sa inyo dito. FAA. So, ito. Paano naman mo paggamit yan? Ganon pa rin. 2 tablespoon. Per liter. Ibang amoy. Ibang nabibili yung ba yan ng FAA na o ginagawa nyo? Ginagawa ito lahat. Okay, paano niyo ano yan? Paano niyo ginawa yung FAA? Yung mga tinae ng isda, or isda na maliliit. Chinap na naman. Tapos i-mix with molasses. Molasses again, yes, lagi yun ang carrier, no? Molasses. Malaki ang tulong ng molasses kasi ang pampataba. Pataba. Nagbibigay buhay sa ano? Sa okay, kanin. In the absence of molasses, ano ho pwedeng gamitin? Tinugay na sugar. Ano yun? Brown sugar? Brown sugar na? Or kinugay na sugar na yung ginalagay kanin sa malagkit na biko. Parang brown masyado. Muscovado? Muscovado, yes. Muscovado, mamahalin na naman ho yun. Mas mura itong molasses. Molasses. Kasi waste, di ba? Mukha nga, 35 per kilo? 35 per kilo. Per kilo. Okay. So, kailan mo ginagamit ng FAA? Ito ang sumunod. During... Sige na siya ng bunga. Sige bunga. Pagbunga siya, once a week. No. Kasi mag-standby man yung bunga niya kung hindi mo lagyan ng calcium. Kasi rich in calcium yung itong may isda. May calcium pa yan, yung isda. Ang isda, rich in calcium, di ba? Okay. Rich in iodine. Iodine pa, Parang i-compare natin ba sa tanim at saka sa tao. Magtanda na siya, lalo siyang nag-energetic. Tama po. Sige, meron pa po bang iba? Meron pa. Ano pa po? Matindi mga gamit mga, siya. Mga organic pesticide. Meron ho. Ano naman ho yan? Ito. Ito, pergasol. Pergasol? Ano ho yan? Ano ho yan? Perla at saka garlic. Perla, garlic, solution. Yun lang, Pergasol. Perla, garlic, solution. Garlic, solution. Ito yung perla, bar yun? Bar? Paano nyo ginawa yun? Tinunaw nyo? Di ganyan sa... Chop na naman. Kunti. Tapos? At saka nilagyan ng water. Water. At saka yung garlic din, gichop. Anong klaseng garlic? Imported? Local? Gaano karami ho? Yan ang tanong. Gaano karami? Kunti lang. Kunti-kunti lang. Isang bar na ho ba na perla? Hindi masyado. Kalahati lang. Kalahating bar na perla? At saka, sa ilang tubig? Ilang tubig? Ang tubig, isang litro. Pwede isang na. Liter. Isang liter. Pwede din after 7 days. Hindi, 7 days. Magamit na. Pwede na. Dilig, spray? Spray. Yung hindi pa nung sunrise. Okay. Wala pang init. I-spray. Pero perla. So, anong mga pinapatay na insekto niyan? Yung mga insekto na nagabuta sa dahon. Nagabuta sa dahon. Mauod. Mga uod din. Ayaw nila din ng perla kasi okay. At saka garlic kahit maanghang. Gano'ng katagal? Gano'ng kadalas? Pwede nilagyan ng, ha? Every 3 days or once a week. Kung mag-ulan, palaging mag-ulan, twice a week. Pero pergasol. Pergasol. Perla garlic. Solution. Baka dapat perbasol. Perla, bawang, solution. Sana. Pergasol sa inyo. Yung seedling ninyo, bumibili ba kayo ng buto o seeds ba o seedling nagabili na? Nagabili ako ng mga buto. Ng buto. Pero pag training namin, doon ako kay Sir RG nagbili. RG? Ng? Sir RG ng mga seedling. Yun ba yung sinasabi nila na RJ seedlings? Opo. Kumusta ho yung experience nyo doon sa seedling na yun? Maganda. Maganda? Yun, kanina. Maraming bunga. Paano nyo nasabing maganda? Maganda kay marami namang bunga. At saka seedling? Yung tinanim nyo doon? Opo, yan. Okay. Ito ha, meron ho dito ang seedling eh. Ito ho ba yung galing kay RJ seedlings? Sir RG. RG?
RG Munoz. RG Munoz. Oh, okay. So matagal nyo na ako siyang kilala? Matagal na, kay noon pa yung active ako sa servisyo, nagiging demo farmman ito sa East West. Okay. Manang Diding, pwede nyo ba silang imbitahin na baka gusto nilang subukan din yung ganitong mga backyard farming sa likod bahay? Sana sa lahat ng mga retiree, kagaya ko, sana mag-start kayo ng pot o paso-paso. Kasi opo, nag-start ako ng paso-paso, sir. Paso lang, opo. O, paso-paso. Hanggang nagdating na ako ng ganito. Okay. Parang na-extend na yung mga hobby ko. Opo. Sana meron din silang ganito, mm-hmm, para number one kasi makatulong sa katawan. Opo. Kasi ito ay organic. Organic. Organic na exercise ito. Opo. Sa atin, sa lahat ng mga retiree. Lalo na sa mga lahat ng mga tao dyan na gustong magtanim or okay, ihabi kasi ninyo itong tanim. Oh, ihabi. Kasi number one ito, life is too short. Kaya nga, ilong natin ang life natin. Pahabain. Para kumain ng mga gulay na mga organic, kagaya ko. Okay. Nagamit ko ito sa aking pamilya, sa aking mga apo. Number one, yung aking mga apo. Tinuturoan nyo rin sila magtanim? Opo, tinuturoan ko sila nagtanim. Yung maliit pa sila, magdilig muna, tapos magtanim. Opo, Manang Diding, maraming salamat po. Feel na feel ko yung energy ninyo. Gani. Yung inyong talagang masayang-masaya. Mga masaya ako kasi naubos na pakunti-kunti, nakuha na yung bad cholesterol ko. Parang exercise na rin. Okay. Sige po, Manang Diding, maraming salamat po. At sa ating po mga viewers, sabi nga ni Manang Diding, ngayon pa lang, simulan nyo na, mag-practice na kayo magtanim ng gulay dahil ito yung alam mo na malinis na ikaw ang nagtanim. At na-exercise mo pa yung katawan mo. At syempre, sabi niya sa bandang huli, kailangan daw ay TLC. O yung Tender Loving Care. Ayun. So mula po dito sa, ano nga po itong subdivision? Vincent Heights Subdivision, Barangay Ang Lungto. Barangay Ang Lungto, DAvao City. Okay. So mula po dito sa DAvao City, ito po ang inyong Veggie Man. Maraming salamat.